Right, so what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, no? Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and this is Clint Adams Tech Shop. We're back with another video. So ngayon mga kaibigan, perplex ko lang yung borderless printing ni Epson L3210 mga kaibigan, no? Opo, at ginagamit din natin to pang, yan, para sa mga 4R, sa mga nagpapaprint ng mga invitation cards, no? Or sa mga yun, para sa mga pictures. So, minamaximize talaga natin, ginagamit natin yung kanyang borderless printing feature na Epson L3210. So, yun, magpapakita na ako ng sample mga kaibigan. Open natin yung ating software, Photoshop. Yun. So, ang gamit ko nga palang ink dito mga kaibigan ay yung dye ink lang. Ito naman si Epson L121 is yung pigment. Ito yung ginagamit natin na pigment para sa mga rush ID natin or sa mga stickers. Dito naman, para sa mga typical lang na nagpapadevelop ng mga pictures or whatsoever, yung ilalagay nila sa album para sa mga invitation. So, yan. RC satin yung gamit natin, papel din syempre mga kaibigan. Okay, so mag-open tayo dito ng file. Pakita ko lang din yung settings na ginagamit ko. Open tayo ng file dito sa my Photoshop mga kaibigan. Ngayon, Control P tayo. Pwede rin yun namang i-resize yan kung gusto nyo. Pwede rin naman nating ayusin dun sa my scale para mas maganda. So ito, naka-select na si L3210. Punta tayo dito sa may print settings. Check natin kung naka 4x6 ba to. 4x6 lang mga kaibigan ha, yung kaya niya sa borderless. Yan, so 4x6. Yan. Oops, yung zoom ng cellphone natin wala, 4x6. Then click nyo lang yung borderless settings. So borderless, depende na sa inyo kung portrait ba yan o ano. So, karamihan ginagamit ko dito mga kaibigan, kung ang gamit ko ay si RC Satin, pinipili ko si Epson Matte. Yan, Epson Matte. Hindi ko alam, may kanya-kanya tayong teknika, share ko lang ito sa akin. So, yan. And then, naka-high quality yan, syempre. Okay natin to. Then, punta tayo dito mga kaibigan. Pasensya na sa super laggy na laptop ko mga kaibigan. So dito, scale to fit media, meron pang space dito, so ibig sabihin, walang print dyan. Paano pa naging borderless kung sakali. Pero ang ginagawa ko mga kaibigan, hindi ko na ginagalaw yan. At least kung naka-select na yung borderless, no, okay na yun. So scale to fit media natin yan. No? At check din natin dito, print selected area, inches yung pinipili ko dito. Kaya na lahat yan mga kaibigan, naka-hard proofing tayo syempre. Working si MYK. Ready? Print natin. Medyo matagal din mag-print to. Sakto lang, mas matagal lang si Epson L121 mga kaibigan. Yeah, printing. So check natin dito. Yo, nandun na yung papel natin mga kaibigan. Ay nako, tignan nyo kung gano'n siya kabagal o. Siyempre naka high quality yan. Iba pala pa yung ano ha, super high quality mga kaibigan. So ito na yung sample natin kanina, pakita ko lang sa inyo. Yan, pinaprint. Ano ba naman nyo, walang autofocus. Yan. So, printing invitation cards using Epson L3210 borderless or featuring borderless feature ng Epson L3210. So yan, hintayin lang natin na matapos. So tapos na mag-print ang design nyo sa so, borderless printing, no? Yan, para tanggalin yan mga kaibigan. Dito lang yan, sa may scaling. Yan, dito si scale. Scale to fit media. Pwede nyong i-adjust dito mga kaibigan. No? Yan. Kung gusto nyong isagad-sagad yan, pwede lang din. Either pababa o pataas. Tignan nyo na lang mga kaibigan. Gawin ko tong 8. Buwaba. Gawin kong 10. 12. Yon. Yan, para maging fit na fit siya. Pero hindi ko ginagawa yun mga kaibigan. Yun, so ito, kuha lahat, no? Okay na okay din. Okay na okay din yung ating papel, mga kaibigan. Dye ink to. Goods na goods pang invitation. Yan.
So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. See you next time.